So, itong mga kababayan, alam nyo, ang nangyari pala ngayon, di ba kanina nag-update ako na patungkol doon sa ginawa nila sa Project 4 na kung saan itong kampon, mga supporters nila ni Lenny Robredo ay nag-rally doon. Alam nyo mga kababayan, hindi lang pala doon nangyari. Ngayon sa Cebu, ginawa din nila. Anong katunayan? Panoorin muna natin ito bago ako magbigay ng komento dito. Panoorin nyo ha. Nag-wild naman sila eh. Iba mag-wild ang taga ano ba? Pinglawan. So yun mga kababayan, ito yung nangyari sa Cebu. Narinig yung sinabi ng kanina sa video. Sabi niya nag-wild na. Bakit daw nag-wild na sila? Iba, sabi niya iba talaga daw pag mag-wild yung Pinglawan. Tingnan mo. Ang sa kanina, ito yung kanina eh, sa ano, similar eh, bagamat hindi lang ipinakita. Picture pala ito, sorry ha, picture. Ay, video din. Iba to. Ito yung, hindi ko lang alam kung karugtong dito sa pinakita ko kanina na saan yung, kukunin ko lang yung video para ano. Sana ba yun? Nakakaano pala mga kababayan, no? Talagang itong Pinglawan ay masyado ng desperado, hindi natin nakakatakot sila mga kabayan, nakakatakot. Yung lalo na ipapakita ko muna sa inyo ha, kasi hindi ko mahanap kung saan nalagay ko yung video kanina na in-upload natin. Ito ba 'yon? Ah, ito siya, ito siya. Ito. Oo. Yan. Napaka-backstage naman ito nila, Victor. Basta ang ginagawa nila eh. Ano, nakayo. Juma. Mamamahayag niya 'yung di ba? So hindi ko na tatapusin mga kababayan na dahil nakita nyo naman. So yun ang ginawa nila ngayon, ang karoon naman sila sa Cebu. Tingnan mo, parang sabay-sabay sila. Talagang systematic, parang may nag-o-organize dito mga kababayan ha. Kasi kagabi sa Cebu, ngayon oh, nangyari sa alam naman natin ang Iglesia ni Cristo, sasabi ko na gabi mga kababayan ito. Kasi mostly yung Iglesia ni Cristo hindi yan namamahayag ng mga alas 5 ng madaling araw. Walang pamamahayag gano'n na ginagawa. Mas na siguro kung malayuan yung papuntahan. Halimbawa like pumunta ka sa Philippine Arena yung event. Pero walang gano'ng event alas 5 ng madaling araw kasi madilim eh. So ang conclusion ko dito, kagabi ito, itong sa Quezon City yung ginawa ng mga Pinglawan na nag-ingay, dinisturbo nila yung ginawang pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, sa Cebu na naman sila. Itong araw na ito, yan, nakikita nyo sa gate. Ito yung gate ng ano eh. Ito'y pinos ng isang kapatid sa Iglesia ni Cristo at sabi, medyo nagwawala na daw itong Pinglawan kung anong pinagsisigaw. So, nakikita nyo. At hindi lang ako sure mga kababayan kasi nakikita natin dito. Kung titingnan kasi natin sa picture, tingnan mo, itong sa picture, tingnan nyo mabuti. Nagpapapansin na ako sa inyo eh. Yung nasa, saan ba yun? Ay, ito ba yun? Ay, di kanina pala yan. Ay, ito. Nakita nyo ba yung posisyon ng ano? May mga dala silang mitsa, di ba? Parang mitsa. Tama ba yun? Mitsa yung tawag sa salitang Tagalog. Kasi Ilonggo kasi ako eh. Nandito lang ako sa Pangasinan pero talagang pinanganak ko sa Negros. So, mitsa, di ba? Tapos mayroon akong pakikita sa inyo. Medyo ito yung nakakatakot, nakaagaw pansin mga kababayan sa mga... Ngayon, makikita na maraming natatakot dito. Tingnan ang ginawa nila. Anong bang ginawa nila kay Lenny Robredo? Poster. Nakikita nyo, siguro napansin nyo na ito karamihan. Pero sasabihin ko lang dito, medyo ito yung nakakabahala at nakakatakot. Ano ba nangyari dito sa ating mga kababayan na ito? Di ba? Paano... Ito yung ano eh, iwan ko, ano mo ginawa, parang ritual ang ginawa nila. Nakakaano, parang, nakakatakot talaga. Panoorin nyo muna ito. Nang may tatlong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, nanulog sa paan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon mamula at parito at upon sa kanabuhay at nakatay na tao. Sumasa pa na tayo
So yun mga kababayan, no? Nakakatakot nakita yung sinabi ng ano ng nag-comment kanina yung sa narinig nyo sa video. Nakakatakot, parang kulto mga kababayan. Ano ba ito? Nakakatakot, diba? Nakita nyo? At saka ngayon sabay-sabay sila, ha? Hindi, ang konklusyon ko, isa ito, part ito eh. Parang nangyari siguro doon sila dumaan, no? Timing nila sa pamamahayag siguro. Sabihin natin na timing sa pamamahayag ng Iglesia ni Cristo, dumaan sila. Pero naghihinto, parang naghihinto sila doon eh. Doon sila nag-ingay kasi. Parang sadya. Pero kaso lang, nakamit siya sila. Hindi ko naman, kaya nagkakaroon ako ng ano, konklusyon kung ito ba ay karugtong doon sa ginawa nila sa Quezon City. Itong kasi, kung titingnan natin sa... Titingnan kasi natin sa mitsa. Oh, ito. May dala din silang mitsa kagabi. May ilaw. Itong pagparada nila na halos na nalangin sila. Kaya narinig nga natin yung nag-video, nagko-commento. Parang kulto at nakakatakot. Kita nyo naman siguro. Tapos, itong ginawa naman nila ngayon ay sa Cebu. Nag-rally talaga sila doon at nagsigaw sa harap ng gate. Oh, doon lang sila eh. Oh. Oh. Alam mo naman ngayon, ano bang ngayon? Sabado ay pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Binubulabog nila mga kababayan. So ganito sila kadesperado dahil hindi na kuha itong manok nilang na si Lenny Robredo. Ganyan din naman ginawa nila ng 2016 election eh. Nung hindi dinala si ano, parang nagkaroon din ng problema, nag-ingay. Kaya ngayong Iglesia ni Cristo nagkaroon ng yun ipananaw ko ha, parang ganun din eh, kaso lang di, ibang paraan ang ginawa nila, ibang ano, ito ginawa nila ay nag-ingay, gusto nilang kaya nabula yung sa TV5, di ba, nabisto sila doon na nagsisinungaling na gumawa sila ng script na kunwari Iglesia ni Cristo, tapos pina-interview sa ano para sirain yung kaisahan ng iglesia. Ngayon lang ay na-counter, na booking, na fake. Ngayon, video nila, itinanggal nila sa online, no? Baliwala na. Iwan ko lang kung sa ibang platform. So, alam naman natin, nagkalat na 'yan eh. Hindi na nagkakalat na 'yan sa buong ano, pa once nga say mayroon kang in-upload, talagang kinukuha ng ibang ano 'yan. So ito na naman, dahil nga video na vulgar doon, ibang strategy naman ginagawa. Dinidisturbo nila, pinipinsala nila yung katahimikan ng ginagawang aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Ganyan sila kadesperado mga kabayan. So, yun ba yung isuportahan nyo? Tatanungin ko, yun ipagmamalaki nyo ba yung ganyang klaseng mga tao? Oh, baka mamaya, ikaw na, ano, baka mamaya isa ka na dyan. Isa ka na sa uring ganyang isip. So, mag-isip-isip ka. Habang maaga pa, bumalikwas ka na. Diba? Bumalikwas ka na. Isipin mo yung mabuti kung tama bang ginagawa ng pinaglilingkuran mong ano, kasi ang nangyari diyan hindi na sinasabi natin mga kababayan na ini-endorse nila si Lenny. Ibang dating eh. Kagaya dito sa video, oh, parang nakaparada yung picture ni Lenny Robredo at oh, tingnan mo. Umakyat sa langit na lumulubog. So, ito ba diba si Kiko kaya at saka si Lenny natutuwa pag nakita ito na ganitong sitwasyon? Hindi na gawain ito mga kabayan ng normal na mga tao. Hindi na gawain itong ginagawa nila pang disturbo din sa Iglesia ni Cristo. Ang katahimikan ng Iglesia ni Cristo, pilit nilang ginugulo. Ay hindi na iisip ng isang taong may matino pang isip. At saka ang nangyari, parang nag-rally sila ka sa Quezon City, nag-rally sila sa Cebu. Talagang gagawin yan, dapat paghandaan kasi sunod-sunod yan mga kababayan. Talagang gagawin nila yan. Ganyan sila kadesperado. So, hanggang may ilang araw pa hanggang ngayon, bukas ay 8 ay walang kampanya. Talagang hanggang ngayon lang kasi mga ito bukas na mag-iingay yan, pagdadamputin yan talaga sigurado. Nga lang, alam naman natin na mga ganyang mga tao, kapag nag-ingay ay lagi nilang ipinagangalandakan. Ang pinaka-shield nila kasi yung sinasabi ay freedom. Pero kung titingnan mo yung freedom, gusto nila sa kanila lang. Ang pagka yung freedom sa iba ay parang sa kanila bawal. Tingnan mo. Pag dinampot niya ng mga polis, sasabihin nila, ay sinikil kami, kakasuhan kami na kayo namin ng gano'n-anon. Di ba? Magaling sila mang, ano, kumbaga, ang ibig sabihin, yung batas, iniikutan nila, binabasag nila yung batas sa pamamagitan ng isang batas, di ba? Ibig sabihin,
kumbaga ay gagawa sila ng agin sa batas pero gagamitin nilang isang batas para matakpan yung ginawa nila. Yun ang ginagawa nila eh. Mahirap intindihin sinabi ko. Pero yan naman mga kababayan na itong Pink Lawan ay nagwawala. In short, nagwawala, desperado ngayon dahil nga hindi sila natulungan. Bakit kayo nadidesperado? Bakit kayo naaalma? Eh, di ba sinabi naman ni Lenny, hindi ako, di ba, hindi ako nababahala. Di ba? Meron na ako ditong tinangwa. Anong patotoo na sinabi ni Lenny? Meron ako dito eh. Alam mo, hindi tayo nagsasalita ng walang katotohanan eh. Mahirap na. Ibang ko lang kung na-download ko. Ibang ko lang kung nakuha ko yung sinabi ni Lenny na ganun. Hindi daw siya nababahala sa kabila ng ganyan nga. Eh, medyo mahina siya sa... Tingnan ko lang kung nandito. Hindi ko ata nakuha. Sayang yun eh. Wala, hindi ko nakuha. Sorry. Pero siguro nakita niyo rin yung statement niya na tila baga, hindi siya nababahala sa nangyari ng ano. So, wala mga kababayan. Wala. Hindi ko na-download siguro. Hindi ko na-download yung photo. Kasi tuwing may kakaibang ano kasi din na-download ko. So, sabi niya, parang kumbaga, kulang na lang sabihin niya, sa ibang term ay confidence pa rin siya na mananalo. Kasi may mga term pa siyang ginagamit na papahatid niya sa gusto niya na talaga akong ihatid sa Malacanang. May mga ganun-ganun. So kung talagang naniwala kayo na panalo si Lenny Robredo at naniwala kayo na siya yung siguradong manalo, bakit ginagawa niyo to? Oh, bakit inistorbo niyo yung katahimikan ng Iglesia ni Cristo dahil hindi lang dinala si Lenny? Bakit ngayon? Natatakot kayo? Kayo naman nagsasabi ng Iglesia ni Cristo, kakapiranggot lamang. Di ba? Kakapiranggot lang daw sabi. Sinabi nyo, eh, alam mo, ilang porsyento lang Iglesia ni Cristo. Kayo nagsasabi. Ngayon, natatakot kayo. Yung tinabasag yung katahimikan nila. Gusto nyo sisirain dahil hindi nyo madala sa ibang paraan. Hindi nyo na mabasag yung kaisaan ng Iglesia ni Cristo. Eh, ngayon, gusto nyo ang katahimikan naman perwisyuhin nyo. At least, gusto nyo ata makagante sa ganitong paraan. Kita nyo? Akala ko ba confidence kayong manalo? Tingnan yung mga post nyo. Sure for the window, Lenny Robredo. Ay, nandun na pala eh. Nandun na pala yung... Nandun na palang paniniwala nyo na panalo si Lenny Robredo. Bakit pa kayo umaalma? Diba? Bakit pa kayo natatakot na matalo si Lenny? Eh, sure win na pala sa paningin nyo. Diba? Yun ang yung mahirap mga kabay. Tinan mo, pinanalangin nyo na. O, tinan mo. Ang nagdala ng mitsa, nagparada. Kumbaga, ano to? Ang tinatawag nito? Oh. Ay, nako. Mga kababayan, pinagagawa nitong... ng kabilang kampo mga kababayan, parang hindi ba ito na nidire si Lenny Robredo? Pag ito mga kababayan, hindi kinundi na ni Lenny Robredo, wala siyang karapatan talaga na maging pinuno ng bansa kailanman. Kasi si Lenny Robredo bata pa yan eh, 57 pa lang yan. Maaring next year ilang after halimbawa matapos itong term, 53, baling 63 siya. 63 years old siya, pwede pa naman sa tumakbo ulit ng presidente. Maraming pang pagkakataon na pwede makatakbo si Lenny Robredo ng pagka-presidente kasi bata pa siya, 57 lang. So, kung hindi niya to kayang kundinahin itong ginawa ng mga supporters niya, kasi kailangan niya to kundinahin, alam niyo bakit? Nasa ilalim niya to ng ano niya, kasi mga supporters niya ito, maaaring pagsabihan niya. Kasi makikinig sigurado kung talagang itong mga supporters na ito ay naniwala sa kanilang presidente na si Lenny. Kumbaga naniwala sila na itong si Lenny ay diba, kinikilala nila na itong kandidato. Kung halimbawa magsasabi sila, oh yung ginagawa nyo hindi maganda yan ha. Ito yung wag tayong ganyan. Kung makikinig mga yan, naniwala tayo na itong mga ito loyal. Walang ibang intention. Pero kung hindi nakikinig, abay maniwala ka. Ikaw Lenny, ginagawa ka lang props. Kung hindi naniwala. Kapag hindi ito kinindin na ni Lenny, abay mag-isip tayo. Ano bang klaseng... Yan ang hindi maganda talagang i-mind. Diba? Sunod-sunod yung pamiminsala, pamimerwisyo. Diba? So, yun lang muna mga kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat dun sa nag-send ng link. Ito. Sana may nakita kayong kaibang video. Send nyo na lang sa akin. Kaso lang, dahil sa dami, hindi ko rin nababasa kasi. So, mag-PM. Meron naman dahil, try ko lang kakita. Para mabigyan natin ng ano, gaya nitong ginawa nila, may nag-send ito. Kaso lang, maiksing clips lang, halos sa 20 seconds lang, di ba?
Pero at least mayroon pa rin tayong pureba. Mahirap kasi magsalita na walang patotoo. Baka sasabihin nila ay gumagawa ka ng fake news. Parang parang nagko-comment lang tayo dito sa ginagawa nila. Kasi hindi naman talaga makatao yung ginawa nila. Hindi naman makatarungan yan. Sa dami-dami mag-rally, dyan ka pa sa harap ng Iglesia ni Cristo. At alam natin, Sabado ngayon may pagsamba. Sabado Linggo kasi sa Iglesia ni Cristo may pagsamba. Tina-timing nila, umaga. Wow naman. Di ba? Ako sa kanila, mag-rally sila dyan araw ng Martes. Friday. Magsawa sila dyan. Ayun lang muna mga kababayan, maraming salamat and huwag niyong kalimutan pa-subscribe itong ating channel. Kita-kiss tayo sa next video natin.